Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang buong akala nito ni Dr. Lindon ay hindi na ito makakabalik pa sa Apex Medical Hospital pagkatapos nitong pangtangkaan ni Dr. Carlos ang kanyang buhay, at mabuti na lamang na hindi umano ito nagtatagumpay dahil mayroong tao na nakakakita kay Dr. Lindon pagkatapos nitong itapon ni Dr. Carlos, kung kaya't agad umano itong sinakluluhan si Dr. Lindon at malaki umano ang pasasalamat niya sa tao na nagligtas sa kanya dahil utang umano nito ni Dr. Lindon doon ang kanyang pangalawang buhay. Kung kaya pagkatapos nitong magpagaling ni Dr. Lindon ay agad na itong bumalik sa Estrella Hospital. Ngunit agad naman din itong naisipan ni Dr. Lindon itong si Doktora Annalyn Santos, kung kaya agad naman ding nagtungo si Dr. Lindon sa Apex Medical Hospital. Ngunit habang nagmamaniho itong si Dr. Lindon sa kanyang sasakyan ay nakita nito ni Dr. Lindon si Dr. Carlos na dumaan, kung kaya agad naman din itong binangga ni Dr. Lindon itong si Dr. Carlos at hindi na nito binalikan pa ni Dr. Lindon, at agad na itong dumiritso sa Apex Medical Hospital. At dito nang mabalitaan naman din nito ni Dr. Lindon na wala naman umanong nakakakita sa kanya sa pagsagasa nito ni Dr. Carlos, at madala na rin umano si Dr. Carlos sa hospital at nag-aagaw buhay umano ito sa kadahilanan na agad naman din itong nakapagdesisyon itong si Dr. Lindon na wag muna umano papakita kay Annalyn dahil pupuntahan muna umano nito ni Dr. Lindon si Dr. Carlos upang siguraduhin na hindi na umano ito magigising. Kung kaya't agad naman din itong nagtungo si Dr. Lindon kung saan hospital dinala si Dr. Carlos, at nang makapasok na ito sa loob ay agad naman din itong nagpapanggap si Dr. Lindon na kamag-anak umano ito ni Dr. Carlos, kung kaya't hindi naman din nagdadalawang isip ang mga nurse na papasukin si Dr. Lindon, at ibinilin pa nito ng nurse kay Dr. Lindon si Dr. Carlos, kung kaya't nang silang dalawa na lamang ay agad naman din itong pinagmamasdan ni Dr. Lindon si Dr. Carlos na hindi pa rin ito nagigising, at agad naman din itong sinabihan ni Dr. Lindon na buti nga umano kay Dr. Carlos na nangyari sa kanya at mauna na umano ito kay Dr. Lindon. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.